iConnect, dahil nga masyado ng malakas ang power ng social media, ang makakasama natin ngayon, guys, ay pumatok dahil sa kanyang pagbablog. Siya lang naman ang may pakanaan ng vlog tungkol sa pagiging tunay na lalaki. Ladies and gentlemen, let us all welcome Professor Yol Hamendang. Woo! Hello, sir. What's up? Welcome to iConnect. Okay, you're a professor in one of the colleges here in QC, right? So, pero yung name mo, mas kilala ka sa name na... Lil Zuplado. Lil Zuplado. Oh, so yun parang yung ginagamit kong pangalan sa internet. Okay, so pwede bang Lil Z? Oh, Lil okay. Z. Okay, Lil Z. Well, good evening, Lil Z. Totoo ba, ang tunay na lalaki ay walang abs? Totoo po yun. Ang tunay na lalaki ay walang abs. Makikita mo sa palengke, nakasakay siya sa jeep, nakakasabay mo siya sa MRT. Ang tunay na lalaki ay walang abs dahil mahilig siya sa extra rice. Mahilig sa extra rice. So yung mga nakikita naming mga lalaki sa billboards, hindi tunay na lalaki. Oo, so si Paulo Soler, dahil may abs siya, hindi siya tunay na lalaki. Kailangan muna natin makita kung wala pa talaga siya. Ikayo, sir! Oh, okay. Sige, tunay nga lalaki. Halata naman, di ba? So para sa'yo, ano ba talaga yung tunay na lalaki para sa'yo? Interesante yung konsepto ng pagkalalaki dito sa Pilipinas kasi inuutos siya. Ang sinasabi palagi, magpakalalaki ka. Mm-hmm. No, para bang may mga bagay na hindi mo pwedeng gawin kasi pagdududahan yung pagkalalaki mo. May mga bagay na kailangan mong tiisin o pigilan kasi pagdududahan kung tunay ka bang lalaki. Ganun yung konsepto sa kultura natin ng pagkalalaki. So lahat to na nadidiscuss nyo sa blog na meron kayo, ang tunay na lalaki.blogspot.com. Oh, pinagtatawanan namin yung mga impormasyon na nakukuha natin mula sa mass media, yung mga stereotype ng pagkalalaki, yun yung ginagawa naming material para madalas pagtawanan sa blog namin. Saan ba nanggaling yung concept ng whole blog? Paano siya nagsimula? Saan siya nanggaling? Yung tunay na lalaki, produkto siya ng kolaborasyon ng maraming tao. May mga filmmaker, may professor, merong copywriter, merong speechwriter. Nagsimula siya bilang konsepto na gusto sanang i-pitch sa TV nung mga kaibigan kong filmmaker. Tapos naikwento nila ito sa isang nobelista na kaibigan ko rin. Tapos nung dumating yung nobelista na yon sa isang National Writers Workshop, pag National Writers Workshop kasi may inuman, masarap kasi yung kwentuhan. Tapos nagising ng madaling araw yung isang fellow, tinanong siya, bakit gising ka pa? Sabi niya, ang tunay na lalaki, hindi natutulog. Okay. Tapos magmula nun, buong panahon ng workshop, nagbibiruan na tungkol sa kung ano yung mga katangian ng tunay na lalaki. Yun po yung una yung ano sa manifesto nyo, diba? Yun yung una na ang tunay na lalaki, hindi natutulog. Mm-hmm. Pagkatapos nun, nung matapos na yung workshop, sinimulan yung vlog, tapos para maging mas madalas yung update, nag-imbita ng iba pang mga contributors. Mm-hmm. So ito po yung nagsimula noong 2009. So inaasahan nyo ba yung pagsikat nung site nyo? Actually, nung nagsimula kami, hindi namin inaasahan na magiging ganun siya kabenta. Nagulat kami sa reception na may mga taong nagtitext sa amin na, uy, ang galing ng tunay na lalaki. Tapos nakikita namin kung saan-saan na nakakarating yung mga links mula dun sa vlog namin. Pero pagkatapos nun, dahil marami na rin kami natutuhan, yung mga sumunod naming proyekto pagkatapos ng tunay na lalaki, alam na namin yung ginagawa namin. Kaya masasaktan kami pag hindi na bumenta sa internet yung ginagawa namin. So para sa inyo, gaano kahalaga ang social media ngayon? Okay, so definitely nararamdaman na natin yung kapangyarihan ng social media. Ano, halimbawa, nakita natin kung gaano kabilis na ipasa yung anti-cybercrime bill. Tapos agad din siyang naibaba pagkatapos ng response ng mga tao sa dun sa mga nakalagay na provisions. Tapos nakikita natin na may mga move din yung mga traditional media na gumawa ng content para sa social media. You have a blog site, tapos meron din kayo mga Facebook fan pages, right? Ano po yung... Yung isang fan page ay hindi natin pwedeng sabihin, pero... Expletive this. Okay. Yeah. So meron kaming ginawang fan page na based sa isang expression na naging uso din sa tunay na lalaki vlog. No, hindi namin pwedeng sabihin yung pamagat, pero nung huli kong tiningnan, 143,000 fans na. You have Facebook, you have like these pages on Facebook, pero wala kayong Twitter. Yun yun. Yung parang sikat na sikat tong vlog nyo, pero wala kayong Twitter. Why do you not have Twitter, sir? Sa vlog namin, nilagay namin na ang tunay na lalaki ay hindi nagtitweet.
No? Meron kaming rule na gano'n. Okay. So, Little Z, ano bang responsibilidad mo bilang isang vlogger? Komplikado na konsepto para sa amin yung konsepto ng responsibility. Lalong-lalo na dahil yung ginagawa naming content, nagpapatawa, nang-aasar kami ng mga personalidad dun sa vlog namin. So, kailangan pag-isipan ng mabuti, kailangan timplahin ng mabuti kung paano gagawin yung atake, kung paano gagawin yung pagpapatawa. Para hindi lang mauwi sa pagtawa yung pagbisita sa mga ginagawa naming sites. At least maintindihan ng mga bumibisita sa amin yung mensahe na gusto namin iparating. Gusto rin namin ng pagbabago, gusto rin namin ng maging mas komportable yung mas maraming tao sa kaayusan dito sa Pilipinas. Ano naman po yung maibibigay niyong mensahe para sa lahat ng netizens ngayon? Mabenta sa experience namin yung pagkakaroon ng sense humor. Unfortunately, hindi yun nabibili sa palengke na nagiging nakakatawa ka na pag bumili ka ng ganitong klase ng bagay. Sa experience namin, magbasa. No, ang common na nakita ko sa mga taong may ginawang sikat sa internet, as in yung sadya na pinasikat nila, mahilig silang magbasa. So, marami nakakatawang bagay sa internet, pero kung gusto mo yung may lalim, merong statement, merong natututuhan yung mga nagpupunta, kailangan mo pa rin magbasa para marami kang matutuhan tungkol sa mundo. Thank you, Lil Zuplado, very much for gracing our stage. Okay. Salamat. Tunay nga kayong lalaki para sa akin. Ayan mga friends and followers, kung gusto nyong malaman ang iba pang mga sign ng pagiging tunay na lalaki kung wala kayong abs, kung lagi kayo nag-extra rice, bisitahin lamang ang blog site ni Professor Yol at ang kanyang mga kaibigan. Tunaynalalaki.blogspot.com. Alright, thank you again, Professor Yol.